sa mapagpalang araw po sa ating lahat, and kayo po ay aming wine-welcome sa ating pong online prayer meeting. Hallelujah! Namiss ko po kayong lahat. Amen. And napospone na naman po ang ating pong physical service. But we know that God is in control of everything. In His perfect time, tayo po ay magkikita-kita muli personally at makapagsamba, makapakinig po ng salita ng sama-sama po sa ating pong sanktuaryo. Amen. Sa gabing ito po ay patuloy po natin na itaas ang pangalan po ng ating Panginoon. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Alam ko po ay yan po ay nararanasan po ng bawat isa po sa atin. Kaya naman po karapat-dapat lamang po na siya po ay ating pong papurihan, sambahin at takilain. Hallelujah. Samahan niyo po kami sa pag-awit po ng awiting ito. Hallelujah. Jesus. Ibuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurim, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawala hanggan. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, o dakilang Diyos, amen, at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, pinupuri, sinasamba kita. Tunay Panginoon, na pinupuri ka namin, O Diyos, na sinasamba ka namin. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng puhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, banal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod.
lahat ng labi. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa kabanal-banal ang Diyos. Hallelujah, purihin po ang banal na Panginoon, ang banal na Diyos. Ang kanya pong pangalan ay Jesus, ay luluhod lahat ng labim. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Minsan pa awitan siya lang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod lahat ng labim. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. At lahat ng labi, lahat ng labi, magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ang lahat ng labi, lahat ng labi, magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Ang lahat ay aawit labim. Magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Oh, banal na Diyos, banal na Panginoon, kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, O Diyos. Awitan siya, luwalhatiin siya, dakilain ang pangalan niya. O halina, halina, purihin ang ating Panginoon. Halina at sambahin ang ating Diyos. Halina, itaas ang pangalan ni Jesus. Siya ay karapat dapat sa lahat ng papuri. Siya ay karapat dapat sa lahat ng kadakilaan. Hallelujah! Umawit ka, sumamba ka, dakilain ang pangalan niya. Ang pangalan niya, Jesus, dakila at tapat, mapagmahal, hindi ka iniiwan. Hallelujah! Kami nagpapasalamat sa iyo, lubos kaming pagpapasalamat sa kabutihan mo, Diyos. Ura bababahaya ralahaya, shikaya ralahiya ralahiya rabababahande, oyoro shikaya ralahiya rabababahoy. Hallelujah! Awitan siya, purihin siya, dakilain siya. Jesus ang ngalan niya, dakila ang pangalan niya. Kay buti-buti mo, oh Jesus, ang aking Diyos. Banal ang pangalan mo, banal ka aming Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon,
sa katapatan mo sa amin, O Diyos. Tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila, Panginoon, tapat, Panginoon, hindi nagbabago, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy, Panginoon, na pupaparana sa amin, Panginoon, ng pag-ibig mo, ng biyaya mo, Panginoon, sa anumang oras, sa anumang araw, Panginoon, nananatili kang tapat, Panginoon, sa amin, O Diyos. Kaya, Panginoon, nandito kami ngayon, Panginoon, sama-sama, nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, itinataas ang pangalan mo, O Diyos, dinadakila ka, Panginoon, at ipinuproclaim, Panginoon, ipinagsisigaw ang Panginoon, na dakila ka at karapat, dapat kang papurihan at sambahin, Panginoon. Hallelujah, Panginoon, patuloy ka maitaas sa amin pong kalagitnaan, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa amin pong prayer meeting, Lord God. Panginoon, buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa amin pong pakikinig sa banal mong salita, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, ang mga salitang ito, Panginoon, ay maitanim, Panginoon, at sa amin pong mga puso, Panginoon, ito po ay mamunga, Panginoon. Ito po ay mag-umapaw, O Diyos, at makita, Panginoon, sa amin pong mga buhay, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo po, O Diyos, ang bawat anak po, Panginoon, na makikinig, Panginoon, ng salita mo, O Diyos, sa gabang ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan po ang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Sige po. Amen. Hallelujah. Palakpakan po ang ating Panginoon. Pwede po kayo mag-comment dun po sa ating pong comment box. Amen. Kung gusto niyo pong mag-agree. Amen. Sa ating pong tinatalaki sa gabing ito. If you want to shout praise the Lord, you can do it everywhere you are. Amen. Pwede po kayong sumigaw dyan po sa ating pong comment box. Amen. Please do share ito pong ating pong prayer meeting upang sa gayon po ay marami pa po ang makarinig po ng salita po ng Panginoon. Amen. And again, welcome po sa ating pong prayer meeting. Hallelujah. Nakakamiss na po talaga ang ating pong physical service. Amen. Ngunit hindi pa rin po tayo inaallow na magkita-kita. Amen. Hallelujah. I know you are all excited sa maganda pong gagawin ng Panginoon sa gabing ito. And you should be. We should be. Amen. We should be excited sa gagawin po ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Meron lang po kung mga ilang katanungan. Amen. Favorite ko po ito, yung magtanong po. Amen. And maaari nyo po itong sagutin sa inyo pong sarili. Or pwede nyo rin pong sagutin ito sa comment box po natin. Amen. Ang mga katanungan pong ito ay, sino po sa atin dito ang talagang conscious po sa kalinisan? Amen. Sino po sa atin dito ang talagang conscious sa pagiging malinis, whether sa kanila pong mga katawan, sa kanila pong mga personal belongings, sa kanila pong ang hygiene, or sa kanila pong mga bahay? Amen. Sino po dito? Ako po personally, amen, ako po ay very conscious about cleanliness. Amen. So, wala po akong pakialam kung mayroon niya po akong maglinis. Amen. Ang bahay o ang aking pong katawan. Mukha lamang po ako siguro hindi malinis sa aking pong itsura. Pero I'm so conscious about cleanliness po sa bawat sa mga bagay-bagay po. Amen. Sino po dito yung sakto lang? Amen. Yung tamang okay. Kapag hindi naman masyadong madumi, okay, magtsatsagaan. Amen. Saka ako na nalilinisin kapag talagang sobrang dumi na. Amen. Meron din po siguro mga ganun po sa atin. Okay? And sino naman po dito? Ito, marami po makakarelate dito. Sino po dito ang naging talagang very conscious sa kalinisan? Amen. Nung dumating po ang pandemya, taas po ang kamay. Amen. Makikita mo po, no, kahit saka pumunta. Amen. Kahit nasa bahay ka, mayat-maya pong spray ng alcohol, kaliwat ka ng kamay mo, buong katawan mo. Amen. Bago pumasok ng bahay, may nakatutok sa yung barel ng alcohol. Amen. Talagang i-disinfect ka. Amen. Kasi po, kailangan po natin. Amen. Dahil hindi po natin nakikita po yung virus. So, isa po yung sinapansin ko, no, na ngayon pong pandemic, napakarami po ang biglang naging health conscious, naging cleanliness conscious. Amen. Naging conscious sa kanilang hygiene. Amen. Meron po dito mga siguro mga 3 times a day or 4 times a day na maligo para lang mga ensure na sila po talaga ay nalinis or free from any virus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siguro po, marami po sa atin dito magsasabi na normal lang naman. Ano? Normal lang naman po, Kuya Jhonnel, na talagang maging conscious tayo sa kalinisan.
Amen. Normal naman po siguro na maging conscious tayo at talagang maging maingat tayo, no, na kailangan lagi tayong malinis sa anumang bagay. Amen. Naalala ko po, no, kapag siguro naman kahit mga hindi conscious sa kalinisan, siguro naman yung mga kumakain po, ano, na nakakamay. Amen. Meron ko po sa inyo dito mahiling magkamay pag kumakain. Sarap daw po kumain pag nagkakamay, ano. Amen. Meron po dito kapag kumakain ka ng kanin tapos yung ulam mo ay isda na may kamatis at bagoong. Amen. Naglamay ako. Amen. Or pwedeng sino ba dito ang mahilig kumain sa mga inasal, mga PM1 and PM2 na may unrice na napakaraming chicken oil. Amen. Sino bang hindi mapapahugas ng kamay after kung kumain ng mga pagkain ito? Hallelujah. Hallelujah. Ngunit, ngayong gabi po, meron po tayong pag-aaralan po, no, about sa kalinisan. Amen. And ang title po ng ating pong sermon or mensahe po sa gabing ito ay What Defiles a Man? Ayan, ano po ba talaga daw ang nagpaparumi sa isang tao? Amen. So, if you have your Bibles with you, please open it with me po sa Book of Mark chapter 7. Basahin po natin yung verse 1 to 15. Ayan. So, sabayan niyo po ako. Amen. So, andyan na po yung mga Bible po ninyo. Kung wala po yung mga Bible book po ninyo, pwede po sa mga app ninyo. Mark chapter 7 verse 1 to 15. Babasahin ko po ito sa New International Version. Amen. Sabi po, the Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. Amen. Yun po ibig sabihin po ng defiled, unwashed. Verse 3, the Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. Okay, so hindi lang po pala part ng kanilang tradition yung paghuhugas ng kamay, kundi paghuhugas din po ng mga gamitan, no, sa pagkain po nila. So ganun po ka-conscious ito po mga Pharisees and mga scribes pagdating po sa kalinisan. So verse 5 po, magpatuloy po tayo. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus. Ayan, so nilapitan po ng mga Pharisees tsaka po ng mga scribes po si Jesus. Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? Ayan, so kinumpronta po ng mga Pariseo itong ang Panginoon po at kinwestiyon po ito pong kanyang mga disipulo. At sabi po, why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands? Amen? So, na-question po ito po mga disipulo po ng Panginoon. Ngunit sumagot po ang Panginoon, sabi po niya sa verse 6, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, nakasulat daw po, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Verse 7, they worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. And he continued, nagpatuloy po ang Panginoon, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Sabi po ng Panginoon, for Moses said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their fathers or mother is korban, that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Again, Jesus called the crowd to him and said, listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. Hallelujah. Pagpalain po ng Panginoon, pagkabasa po ng kanyang salita. Hallelujah. Pag-aralan po natin ito, and the Pharisees and
the scribes po, sabi ko nga po kanina, ay confronted Jesus because some of his disciples eat bread with defiled hands. Amen? So, yun po yung term po na ginamit po dito po sa ating mong binasa. Defiled hands, that means unwashed hands. Okay? So, madumi daw po iyon. Amen? And, tingnan po natin bakit po kinumpronta po ng mga Pharisees and mga scribes ito pong Panginoon natin dahil po sa pagkain po ng kanya pong mga disciples na hindi po naghuhugas ng kamay. Okay? Because the Pharisees and Jews do not eat unless they wash their hands in a special way. Ayan. So, yung pong paghuhugas po ng kamay for your information, yung pong paghuhugas po ng kamay na sinasabi po dito ng mga Pharisees and scribes, yung po ay hindi lang po basta yung ginagawa po din paghuhugas, kundi ito po ay special ritual. Okay, so special ritual na naging tradition po doon po ng mga Jews na kanila pong nama na doon po sa kanilang mga elders. Okay? So makikita po natin the disciples of the Lord Jesus was questioned not because no of their lack of hygiene or cleanliness po siguro or lack of kumbaga parang lack of, ano bang tawag doon? Kumbaga parang hindi sila, what do you call this? Hindi po sila, kumbaga aware or kumbaga parang hindi nila iniisip kung madumi ba yung kanilang pagkamay habang kumakain. So, hindi po yan ang dahilan. Okay, kung bakit po, kumbaga hindi po yan dahilan kung bakit po kine-question ng mga Pharisees, ito po mga disciples ng Panginoon. It's not because they could have a disease or kumbaga parang not because na sila po ay pwede magkasakit, but because according to them, according to the Pharisees, to the scribes, they are not holding the tradition. Okay? So, hindi po dahil dun sa lack of being mindful of their hygiene, ngunit dahil po sa kanilang hindi pag-observe dun po sa tradition na kanila pong ginagawa, na kanila pong minanana sa kanila mga elders. Okay? This is a well-known tradition po for the Jews and they do it in a very special way, sabi ko nga po kanina. Meron pa po silang ginagamit na special cup or basin para lamang po gawin ito pong ceremonial washing po na ito bago po sila kumain po ng tinapay o ng anumang pagkain. And they still do it even if their hands are clean. Okay, so dahil nga po ito po ay tradition, no? So regardless if yung kanila pong kamay ay malinis or hindi, ginagawa pa rin po nila itong ceremonial washing bago po kumain. This practice originated from the priests who performed the temple rituals and for various reasons, okay, the ancient rabbis extended this practice to all the Jews before eating meal. So doon po pala nila nakuha ito, no? Ang nagpa-practice po talaga po nito ay yung mga priest, no, na nagsiserve po doon po sa temple as part po ng kanila pong practice and tumamin po ng Panginoon doon po sa Book of the Law. But for some reason, for various reasons po, ito pong practice po na ito ay ipinasa. No? Ipinasa po sa mga tao. Okay? So, kahit naman po hindi po nire-require po ng Panginoon lahat ng tao na kahit mga hindi priest ay maghugas ng kamay, hindi naman po sila nire-require ng gano'n. So, ipinasa po nila. So, kaya po ito po ay tinawag po na tradition. Okay? Hindi po ito kumbaga talagang sinabi ng Panginoon na pati yung mga hindi priest or mga nag-serve dun po sa temple ay dapat maghugas ng kamay. So, this was originally practiced po by the priest, no, na nag-serve po din sa temple. Okay? So, it became a tradition, it became a norm or a custom for them. Okay? Na nagpasa-pasa na po at kumalat. Okay? So, the disciples here were being judged by the Pharisees according to their tradition and according to their self-proclaimed rule or law. Amen. So, kung may imagine niyo po kung paano po kinumpronta po ng mga Pharisees ito pong Panginoon, ay talaga pong makikita mo na na-condemn ito pong mga disciples sa parabagang napakalaki po ng kasalanan na nagawa po ng mga disciples na ito sa hindi po nila paghuhugas ng kamay bago po kumain. So, the disciples were being judged by these people, but they were judged according to the tradition of a human being and according to their self-proclaimed rule or law. Amen? Kumbaga parang tradition or dahil nga nakasanayan na kapag hindi ka makikisabay, pag hindi ka sumusunod, pag hindi mo ginagawa,
So, you're considered as a violator. Amen? So, siguro po na-experience niyo po yan, ano? Amen? And dito po makikita din po natin that Jesus exposed their hypocrisy. Amen? And ano po sabi ng Panginoon dito po sa Mark chapter 7, verse 6, He replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. Yan. So, Jesus is referring to the Pharisees that time. Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites, as it is written, nasusulat daw po, These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain, their teachings are merely human rules. Amen? So, yung pong sinagot po ng Panginoon. Okay? So, makikita po natin na, yun nga po, na-discriminate po ito pong mga disciples po ng Panginoon just because they don't follow the norm or the customs of the Jews. Amen? And they think of themselves as followers of the law, but deep inside them, they are condemning people. Amen? Dahil nga po, hindi po sila nakikiisa doon po sa ano po ba yung mga nakagawian o nakasanayang practice. They are good in speaking. Yun po sinasabi po ng Panginoon. They are good in speaking the law. Ito po mga Pharisees and scribes po. Ito ay talaga pong matatalino pagdating po sa book of the law. Doon po sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. They are very good in speaking the law, but their hearts are full of deceit. They are full of malice and arrogance. That's why their worship is meaningless and their teachings are merely human rule, sabi po ng Panginoon. Amen. Even on the time, by the time of Isaiah po, talagang laganap na po, no, na magkaroon po ng ganito pong meaningless teachings. Amen. Na nanggaling po sa human rules or ang basihan po ay pawang kaisipan lamang po ng isa pong human. Amen. And we should be very careful. Sana po nakikita po natin ito po. That we should be very careful because this type of teachings and norms are all around. Amen. Hindi na po ito bago. Yung po mga gantong style po ng teaching or yung mga ganito pong mga false teaching or kumbaga parang merong false intention behind the teaching. Yan po ay hindi na po iba po sa especially po sa panahon po natin ngayon that we are on the last days. Napakarami po mga false prophets. So these are deceitful teachings, sugar-coated, but deep inside are full of bitterness. So be very careful not to conform to the pattern of this world, sabi po sa Romans chapter 12, verse 2. The enemy uses every deception just to trap us and be fallen to sin. Amen. Minsan po hindi po natin nakikita na yung pong mga teachings sa pandinig po natin ay maganda, sa paningin po natin ay maganda, hindi po natin alam minsan na ito po pala ay ginagamit na po ng kaaway upang tayo po ay mahulog sa kanyang patibong at magkasala at malayo po sa tunay na salita po ng Panginoon, sa tunay na tinuturo po ng Panginoon sa atin. And just like these Pharisees who have fine ways, in term po ng Panginoon, fine ways of setting aside the commands of God just to follow their traditions, we could also become like them if we were not able to discern what is right from what is wrong. I mean, what is acceptable from what is not, or what is pleasing and what is not pleasing in the sight of God. Amen? So, maaari po tayong mahulog sa patibong po ng kaaway. Dito po sa mga sugar-coated teachings or sugar-coated norms and sugar-coated traditions po na ito. Amen? Maaari po tayong mahulog dito pag hindi po natin na-discern kung ito po ba ay naayon sa salita ng Panginoon, ito po ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ba ay ayon sa kanyang kautusan o hindi. Amen? So, we should be very careful po dun po sa ating pong mga naririnig na katuruan. And going back to eating with defiled hands, dun po sa pinag-uusapan po natin, because of not holding the tradition, Jesus called the crowd and He said, okay, so matapos po siyang kumprontahin po ng mga Pharisees, so hinarap naman po niya ang crowd and sabi niya po dito, Listen to me everyone and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them.
Okay, ulitin ko po, nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. Amen? So it is not the things that goes inside of us, but what comes out from us that defiles us. Yung po ang sinasabi po ng Panginoon. Hindi po yung mga bagay na pumapasok po sa atin, ang nagpaparami po sa atin, kundi ano po yung mga bagay na lumalabas po sa atin. It is how we process things and ideologies. It is how we react or respond to things that we receive, that we accept, na pumapasok po sa atin. Amen? There are a lot of temptations around us. Alam po natin yan. But what comes out from us, yung po ang nagpapadefile po sa atin. What defiles us is when we jump into that temptation and allow ourselves to sin. Amen? So, alam po natin no, na napakarami pong temptation, napakarami pong traps na binabato po ang kaaway sa atin. But it is not the things that defiles us. What defiles us is when we jump into that temptation and allow ourselves to sin. It is our response or reaction that may defile us. Okay? Doon po sa pumapasok po sa ating mga kaisipan or mga temptation. So, let's go back to the time when Jesus is tempted by the devil. Amen? So, di ba, siya po ay nasa wilderness, nag-fast for 40 days and 40 nights. And so, Jesus was tempted to convert, kumbaga lumapit po ang demonyo sa kanya. And Jesus was tempted to convert stones into bread. Amen? So, tinem po ng unang-una pong temptation po ng kaaway sa kanya ay i-convert mo ang mga stones nito, ang mga batong ito into a bread at kainin mo. Amen? And kung iniisip ko po, no, kung ako po nasa kalagayan po ng Panginoon that time, 40 days, 40 nights, wala po akong kinakain. Amen? Wala po akong anumang itinitake. Amen, talagang nakakatempo, you know, na i-convert yung pong batong yun kung po may kapangyarihan into bread. Amen? No? Talagang napakasarap kumain after fasting for so many days. Amen? Pero let's look, no, kung paano po hinandle ng Panginoon yung pong temptation mula po sa kaaway. Sabi po dito, Jesus responded and he said, "One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God." Amen. Jesus was tempted. Amen. Totoo po yun. But Jesus did not fall into temptation. Amen. At ang sagot po niya ay, "One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God." Amen. Was Jesus been tempted? Yes. Was Jesus been defiled or fallen into sin? No. Why? Because he knew that if he entered in that temptation, he will commit sin. Amen? And hindi pa po natapos ang kaaway doon sa pagtatempo sa Panginoon. Yung pong second temptation, makikita pa rin po natin sa Matthew chapter 4, verse 5 to 6. "Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. 'If you are the Son of God,' sabi ng demonyo, 'he said, throw yourself down.'" Sabi po ng kaaway, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga. Amen? Tumalon ka nga. For it is written." Amen? Tingnan po natin. Amen? Yung pong kaaway, nagko-quote po ng salita po ng Panginoon. "For it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone." Amen? Nakikita po dito, tinempt niya po ang ating pong Panginoon by quoting a verse. By quoting a passage from the book of the law. Amen? So, ganyan po. Ito po yung sinasabi po ng Panginoon na dun po sa mga Pharisees, "You have a very fine way." Amen? "You have a very fine way in setting aside your the commandments of God just to follow your traditions." Ganun din po ang kaaway. You have, the enemy has a very fine way to tempt us. Amen? To lure us so that we may sin. Amen? Pero tingnan po natin ano po ang response po ng Panginoon. Amen? "It is also written," sabi po ng Panginoon, "it is also written, do not put the Lord your God to the test." Amen? Was Jesus been tempted? Yes.
Was Jesus been defiled or fallen to sin? No. Why? Because Jesus knows the truth. Amen. Because Jesus knows the Word of God. Amen. Siya po ay natinempo, natempt ng kaaway, pero hindi po siya nahulog at hindi po siya nagkasala. It is what comes out of a person that defiles them. Amen. Mark chapter 7 verse 21 says, "For it is from within, out of a person's heart, that evil thought comes, that evil thoughts come." Andiyan po ang sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defiles a person or a man. Amen. So, let's learn, mga kapatid, from Jesus, who has been tempted in every way, just as we are, katulad po natin na natempt, and yet, Jesus did not sin. Amen. Why? Because He is filled with the Word of God. He is filled with the Spirit of the Lord. He knows the truth. Amen. Kaya hindi po siya nahulog dun po sa temptation po ng kaamay. Amen. He is filled with the Word of God. Amen. Kaya naman po nung po siya po ay tinetempo ng Panginoon, meron po siyang mga counter attack sa atin, sa kaaway po. Amen. At ginamit niya po ang salita po ng Panginoon. Amen. Luke chapter 6 verse 45 says, "A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks." Amen. Do you want to be sure that you will not be defiled? Then fill your heart with the good treasures that comes from the Word of God. Amen. So, kung ano daw po ang nilalaman po ng ating pong puso, yan din po ang lalabas po sa atin. Amen. So, kung ano po ang finifeed po natin, kung ano po yung wini-welcome po natin sa ating pong mga kaisipan, sa ating pong mga, sa ating pong puso. Amen. Kapag yan po ay hindi po natin na-process ng tama, kapag yan po ay hindi po natin chinek ng mabuti according to the Word of God, dun po sa ating pong basis of living, amen, we might end up sinning. We might end up falling into the temptation of the enemy. Amen. Sabi po, "For out of the abundance of the heart, his mouth speaks." Amen. So, it depends on what you feel, or what you feed your heart, or what you feed yourself. Amen. So, let's all remember that we are responsible for our body. We are responsible for our heart. We are responsible for every response that we make in our daily living. Amen. Kung ating pong mga puso ay punong-puno po ng kasamaan, punong-puno po ng galit, punong-puno po ng gawa po ng kaaway. Amen. So, ano pong aasahan po natin? Amen. Ganun din po ang lalabas po sa atin. Wala pong mabuting lalabas po sa atin. But if our hearts are filled with the Spirit of the Lord, if our hearts are filled with the Word of God, amen. Ano pong sabi sa Galatians 5 verse 22 to 20? The fruit of the Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen. Let these things fill your hearts today, church. Let love, let joy, let peace fill your heart today. Let patience, let kindness, let goodness fill our lives, fill our hearts. Let faithfulness, gentleness, and self-control. Let every good word of God, let every powerful word of God fill our hearts today. Amen. So let's continue to meditate on the book of the law, on the book of God, on the Word of God. Amen. Let's fill our cup, let's fill our hearts with the Word of God, with the Spirit of God. Amen. Makikita mo po ang isa pong sisidlan kapag ito po ay punong-puno ng isang bagay. For example po, tubig. Amen. Kapag ito po ay continuous na, napupuno po ng tubig, ano man pong ibuhos mo dyan na iba pong agent, yan po ay hindi mapupunan po ng mga foreign liquids or foreign materials. Ganon din po sa atin, mga kapatid. No? Kung tayo po ay patuloy na nafe-feed po ng salita ng Panginoon, kung patuloy po
nating sinasaliksik po ang salita po ng Panginoon sa araw-araw, sa bawat oras. Amen. Wala pong puwang ang ating po mga puso para po i-entertain ang kasalanan. Yes, andun po ang temptation. But because of the Word of God that is deeply rooted in our hearts, that is that replenish us every day, that refresh every day, hindi po nakapapasok ang kasalanan. Amen? Hallelujah! So let love, let joy, let peace, let patience, let kindness, goodness, faithfulness, let gentleness and self-control fill your hearts today, mga kapatid. Amen and amen. Hallelujah! Hallelujah! Let's pray. Oh, thank you, Heavenly Father, O God, for your words, Father God. Thank you, Jesus, for your reminder, O God, that what defiles a man, Panginoon. Thank you, Jesus, for reminding us, Panginoon, na anuman po, Lord God, yung pong lumalabas po sa amin, ito po yung mga bagay na maaari pong magparumi sa amin, Panginoon. And help us, Father God, to not be defiled, Panginoon. Help us, Lord, to always be filled with your presence, to always be filled with your word, to always be filled, Father God, with your spirit, O Lord. Hallelujah. So that sin may not come in, O God. So that sin may not come in, O Lord Jesus. Sin, temptations of the enemy are not to welcome in our hearts, Father God, for our body is the temple of the Holy Spirit, Lord. Wala pong ibang naninirahan, Panginoon, sa amin pong mga puso, sa amin pong mga buhay, Panginoon, kundi ang presensya mo lamang, O Diyos, ang banal na Espiritu mo lamang, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Allow us, Lord God. Help us, Lord, to enjoy the gift of the Holy Spirit, which is love, which is joy, which is peace, self-control, gentleness, Panginoon. Hallelujah. Allow us, Father God, to experience these things, Panginoon. And allow us, Father God, to continually experience the victory, Father God, that you have given us, Panginoon, in every temptation, Panginoon. Lord, andun po yung victory, Father God, sa amin, because your word is deeply rooted in our hearts, Panginoon. Panginoon, help us, Father God, to meditate on your word day and night, Father God, upang sa gayong, Panginoon, kapag kami po ay natitempt, Lord God, ay maibaboto po namin, Panginoon, ang words of truth, Panginoon, sa kaaway, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So that we can resist the devil, Panginoon, so he will flee from us, Panginoon. Hallelujah. Father God, cover your children, Father God, na nakikinig, Panginoon, sa inyo pong salita, Lord God, sa oras po nito, Panginoon. Cover us, Father God, with your protection, Panginoon. Cover us, Father God, from the works of the enemy, Panginoon. And continue, Father God, to empower us, Father God, with your spirit, with your word, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat, O Diyos. And Father God, we're continually, Father God, praying for the church, Panginoon, not just for the Calvary Foursquare Church, Panginoon, but for every members, for every family, Panginoon, for every friends of Calvary Foursquare Church, O God, that you will always touch us, Father God, with your mighty touch, Panginoon, with your gentle touch, Panginoon, with your loving touch, Panginoon. Ano man po, O Diyos, ang kanila po mga pangangailangan, Panginoon, Lord, ito po ay masusumpungan, Panginoon, matatagpuan ng bawat isa po sa amin, Father God, as we continually seek your presence, seek your word, Father God. You said into your word, Panginoon, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you, O God. Lord, hallelujah, Lord, that's the secret, Father God, for the blessings, Father God, to seek first your kingdom, to seek first of your righteousness, Panginoon. At mula dito, Panginoon, hindi po kami, Lord God, mangangamba, Panginoon, sa aming po mga pangangailangan, whether it is a personal need, Panginoon, a physical need, a material need, Panginoon, a financial need, Panginoon, Lord, as we seek your word, as we seek your kingdom, as we seek your righteousness first, Panginoon, all these things will be added unto us, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, and we're claiming those blessings, Panginoon. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Lord, doon po, Panginoon, sa mga kapatid po namin, O Diyos, na nangangailangan, Panginoon, ng kagalingan, Panginoon, kung meron man po sila, Father God, mga iniindang karamdaman, Lord God, sa oras po ito, Panginoon, whatever it is, Lord God, lagnat, sipon, trangkaso, Panginoon, virus, Panginoon, COVID, Panginoon, back pains, Lord God, cancer, Lord God, Father God in heaven, Lord,
We are lifting them up to you, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, and we are declaring words of healing. We are sending words of healing to them right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. The Lord says, I am the God that healeth thee, and by my stripes you are healed, saith the Lord. And right now, who you are, wherever you are, whatever sickness you are experiencing right now, claim your healing in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. For those who are in need of peace, of comfort right now, we speak protection upon you. We speak freedom upon you. Let the comfort and peace of God be upon you right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, Lord, thank you. Thank you, Father God, for meeting us, Father God, for being with us, Father God, tonight. And Lord, we are praying, Father God, for the leaders, Panginoon, of the Calvary Foursquare Church, Panginoon, for our senior pastor, Lord God, and Panginoon, patuloy niyo po siya, Lord God, na lukubing, Panginoon, ng presensya mo, Lord. Patuloy niyo po siya, O Diyos, na balutin, Panginoon, ng banalong presensya, Lord God, and let your wisdom, Father God, flow upon him, Panginoon, be upon him, Lord God, and may he continually, Father God, to be sensitive, Panginoon, sa move mo, Lord God, sa salita mo, O Diyos, sa direction mo, Panginoon, upang sa gayon, Lord God, ay malid niya po, Panginoon, ng tama, Lord God, ang kanya pong mga followers, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Let your protection be upon Pastor Darren, Father God, and Pastor Rajeng, Panginoon, protection from the works of the enemies, O God. Lord, we know, Father God, na ang mga service mo, Father God, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng pagpapagal at pag-serve sa inyo, Panginoon, ay ganun din po, Panginoon, ang pagpapatuloy na pag-atake ng kaaway sa kanila, Father. But Lord, right now, we speak protection upon the workers, upon the servants, Father God, na nasa Calvary Foursquare Church, Panginoon. Lord, their protection is upon us, Panginoon, is upon our pastors, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Your protection is upon the workers of the church, upon the ministers of the church, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, that as we continually serve you, Panginoon, Lord, we are protected against the works of the enemies in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, thank you, Father God. Thank you, Jesus, Lord. Father God, thank you. At sa inyo po namin, Panginoon, itinataas, ibinabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Sige po, purihin po ang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Marami pong salamat. Tayo po ay magkita-kitang muli. Amen. Sa susunod po nating service. See you all and the Lord bless you all. Hallelujah. Praise the Lord.